May 10, 2020. So, dumating ulit yung isang truckload ng ating kalabasa. Ito po yung panlabindalawang truckload natin. Bali, ito po yung mga kalabasa na to ay pang-export kung saan ginagawa itong pumpkin chowder. Pumpkin soup. Dahil po sa lockdown, mahigit 300 ektarya ng kalabasahan ang masisira. At kawawa naman ho yung ating mga farmer. So, binayaran ho na natin at para makatulong hindi lamang sa ating mga mamamayan ngayong may epidemya, kundi para na rin matulungan natin yung ating mga farmer. Biruin nyo yan. Napakasayang. Ay, napakamura na ho ng kuha ko. 13 pesos na lang ho isang kilo. Oo. Bali hindi ho. 9 pesos na nga lang plus yung ano, yung kanilang tinatawag na logistic, yung tracking. Iba ho yung bayad nun eh. So, panlabindalawa na ho ito. Mahaba ito eh. Ilan tonelada to? Asan ang tenant driver nito? Ilan tonelada to? 12. O, ayan. Bali, aabutin ho ang total na maha-harvest is tatakbo po ng 4,000 tonelada ng kalabasa. Dami, no? Pero okay lang ho yun. Ba, mahalo isang kilo niya sa Manila, 50 pesos. Eh, first class pa ito eh. Makaganda lang kalabasa to, oh. Babagong pitas. O, ayan na. Pamigay na yan sa mga kababayan natin. Anong oras ang pick-up? Ng mga foundation, ha? Kuhanan mo na lang sila ng video. Kapag binidyohan mo sila, pasasalamat na lang. Tapos, thank, kung anong lugar sila, then what, ano yung message nila. May bigas ba tayo? Waiting po. Waiting pala. Pagdating ni Alvin. Yan. Yan ba yung mga taga Cavite? Oh, yung mga taga Cavite, ano, wala ba ano yung mayor niyo, kumusta? Sige, magsalita kayo. Okay, matakot sa mayor niyo. Wala sa hulog o may sa hulog? O baka nahulog. Hindi kasi, biruin niyo, ito. Yung mga nanonood sa aking channel na mga taga General Mariano Alvarez Cavite ay nandito pala yung mga Muslim. Nakakababayan natin. Oh. Bakit ang tanong ko, bakit ano nangyayari diyan sa GMA? Ha? Pambira naman kayo. Samantalang no eleksyon, kampanya kayo kay kampanya. Ano ba nangyayari diyan sa General Mariano Alvarez Cavite? Mukhang magagaling yang yata kayo sa kampanyahan, ha? Oh, huwag kayong magagalit sa akin. Bakit? Eh mga constituent niyo na tong umuhingi sa akin ng tulong eh. Dito, hindi ko sila tatanggihan. Kung dyan sa inyo, nagtatago kayo sa mga saya ng nanay nyo, dito hindi. Kaya lang, sabi ko nga, mahiya naman kayo ng konti. May napakalayo pa rito mga to para bumiyahe rito at na makahingi lang ng tulong. Samantalang kayo dyan, ang lapit-lapit niya, magkano lang bang bigas? 1,000 lang isang sako, 1,000 lang eh. Hindi nyo pa mapagbigyan. Hintayin nyo at tutulungan namin kayo. So yun lang, ayan. Di na ako magtatagal, nag-live lang ako para makita nyo kung ngayong Mayo, Ajis, may panibagong truckload po tayo rito na ipamimigay natin sa ating mga kababayan. Bahala na kayo dyan, Yama. Ibigay nyo yung ano, yung para dyan. Bigay nyo, pag dumating si Alvin, tawagan mo si Alvin. Sino dyan yung ano? Sino yun? Kaya kayo nag-chat-chat? Ito po yung mga taga Cavite. Ayan. Yung mga kababayan natin Muslim, ha? Peace be with you. Ha? Picture lang po, sir. Remember, sir, ng boss namin. Boss nyo na. Sinong boss nyo? Taga naman ba? Sino? Si Rose? Hindi, sir. May-ari ng truck. Ayan. Nasa video na. Kumaway ka na lang. Bye. Picture pa. Panoorin mo to, tsaka mukatin. So, ba social distancing tayo dyan. Boss, adios. Security daw, pwede pa kayong minang kalabasa. Mamaya, pagka nagbukas ng truck. Wala problema. Ayan. Alis daw ako. Sinabi ko lang yan, baka isipin nila. Dami. Yan, tonelada kong kalabasa yan. Hindi na ho biro yan. Pang 13 truckload na ho ito. 12. Sorry. Yan.
Gano'ng karami yan? Ha? Oh. Oh. Tonelada. Yan yung mga kalabasang purong natural. Walang kemikal.